Okay, it's another day with Marka. So, matagal-tagal na itong may nagre-request sa amin na gumawa ng Motorstar Coffee 400 emblem, no? For now, nagawa na natin ito. So, medyo may katagalan yung pagka-conceptualization ng design na ito. So, may mga hiningan tayong tulong na graphic artists para magawa itong posible. Now, kung doon sa mga nagtatanong kung bakit mayroong presyo ang isang personalized badge. Okay. So, ang dahilan dito is hindi to off the rack. Okay. Lalo na doon sa mga gusto ng one of one, meaning yung kayo lang ang meron. So, talagang medyo may presyo ang mga ganitong designs. Ano. Unang-una, doon pa lang sa paggawa ng logo or ng emblem, bumabayad na tayo ng graphic artist. Ngayon, kung kayo ay isang graphic artist, mas maganda yon. Or marunong kayo sa design, mas maganda yon. Kasi ang kailangan namin file dito is SVG file. Okay, so yun yung ginagamit natin. Kasi yun lang ang binabasa ng ating laser engraver o yung ating laser fiber na makina. So, kung makikita nyo rin dito, napakabagal or napaka-pino ng marking. Actually, para makagawa ng isang badge sa ganitong design, itong Ace Crumbler 400. Okay, alam nyo naman siguro, no? Ano muna tayo dito sa Ace Crumbler 400. Si Ace is almost the same ng Coffee 400. So, yun yung dahilan na kung bakit may naligaw na Ace Crumbler 400. Isang tropa na kagawa, naka-Ace siya. So, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Sa isang design, okay, kailangan namin i-edit ng paulit-ulit. Kailangan namin mag-test mark ng paulit-ulit bago natin mailapat yung design dun sa cut-out. So, eto, katulad nito, eto yung una natin ginawa. Since eto ay logo ng logo ito ng Harley Davidson, so hindi natin siya ginamit. Tapos sumunod naman ay inayos natin sa komento ng ilang graphic artist ay okay naman daw to. Until finally, nakapagawa tayo ng isang design na aakma for Coffee 400 in our own opinion. No? So, itong design na to, pina-approve natin sa mga order. Okay, at natuwa naman sila dun sa design. Mabalik tayo. Mag-uumpisa yun sa design. Okay. Then, i-convert namin sa SVG file. I-edit yan. Kung mapapansin nyo, since cut out yung ginagamit natin, kailangan umeksakto o lumapat siya dun sa design na ginagawa natin. So, again, etong mga materials na to, ay hindi yan nabibili sa Shopee. So, sariling design natin yan, ipinali-laser cut natin yan, then, tsaka natin isesentro, pagka nagawa na natin yung SVG file, isesentro natin. Okay. Dun pa lang sa pag-sentro, it will take you a lot of time. Actually, para mailapat to ng maayos, dalawang araw na tawag dito na lapatan. Okay, kaya medyo maraming materyales ang nagamit natin. Okay, marami tayong mga sinayang na materyales. Like for example, eto, kita natin ha. Usok natin tong camera para ano. So ayan, maraming test marking. So iba't ibang test mark 'yan. Okay, dali. Ikot natin para mas madali nyo makita. Iba't ibang test marking yan. Ayan. So, hindi lang yan. Marami pang beses natin minarka. So, yun yung pinapaliwanag namin na hindi siya basta nagawa yung design. Ay, tawag dito, madali na siyang i-mark. So, umuubos kami ng oras at kuryente, okay, para gawin ang isang marka. Okay, or para ilapat ang design. So, pagkatapos natin ilapat, then magmamark na tayo. Kung papapansin nyo,
maglilimang minuto, oh yan, limang minuto na ako nagsasalita, wala pa sa kalahati yung namamarka. Okay? Kasi, ang isang, tawag dito, ang isang badge or isang emblem, ay sometimes it will take you 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, depende sa design. So, ang ginagamit natin sa pagmarka is a laser marker. So, oras yan, kumukonsumo yan ng kuryente. So, pagka kumukonsumo ng kuryente, definitely may gastos yun. So, isa yan sa mga kadahilanan kung bakit tumataas or medyo may presyo ang personalized badge. So, paano siya bumababa ang presyo? Okay, katulad ng itong design na to, isang grupo ang nagpagawa nito. So, medyo karami, tawag dito, marami-rami yung order nila. So, therefore, isang design, pero pinapalitan lang natin yung mga pangalan. So now, nangyayari, parang mass production na to, instead of doing the personalized thing na one of one or isa lang sa isa ka lang, ay nahahati yung gastos. Kasi once na naisentro namin yan, okay, nagkakaroon na kami ng parang marker. Kung makikita nyo dito sa ano natin, meron tayong toothpick na ginamit para tumayo. So nakaturo yun doon para yung pansentro namin. So again, nasa 7 minutes na tayo, hindi pa natatapos yung marka. Isa yan sa kadahilanan kung bakit medyo mataas ang presyo ng isang personalized na badge. Okay, unang-una, ang materyales natin hindi nang gagaling sa Shopee, hindi nang gagaling sa Lazada, or hindi to off the rack. Kung makikita nyo, these are cut out stainless steel. Okay, so napakahirap isentro niyan. Oh, so cut out stainless steel siya. So ino-order pa natin 'yan. So sometimes it will take time for us to receive the raw materials. Katulad nito, yung isang design na ito, okay, lalayo tayo ulit, no? Etong isang design na ito ay order to ng isang tropa rin, no? Nagpapagawa siya ng kanyang tawag dito, kanyang emblem or logo, na itong ano na to is another molde ang gagamitin dito, or tawag dito, ibang size or ibang cut ang ginawa dito. So panibagong editing yon, kasi ang ginagamit natin is laser cutter. So, para makapag-cut tayo ng ganyan, ay meron ding program na ginagamit doon. So, again, isa yan sa mga kadahilanan, no? So, kung mapapansin nyo rin, until now, babalik tayo doon, nagmamark pa rin tayo, nasa 8 minutes and 23 seconds na yung sinasabi ko ngayon. Okay, kung mapapansin nyo rin yung marking, is pinong-pino siya. Okay, kaya natin tawag dito, kaya natin siya binabagalan para yung marking niya is tawag dito pino, or wala siyang nilalagpasan na dun sa design, ano, para lang siyang sa tattoo. Okay, para lang siyang tattoo. Okay, pag dinadahan-dahan minsan ng artist yon, okay, para una, para sa quality. Pangalawa, para hindi rin magkaroon ng lagpas-lagpas doon sa ginagawa niya. No? Hindi ako masyadong familiar sa tattoo kung paano siya ginagawa. Kinumpara ko lang siya. Okay, nagtatanong rin, bakit mas mahal? Okay, kasi katulad nga nito, yung sinasabi ko, matagal siyang gawin, napakahirap niya, tons and tons of editing. So, yun yung isa sa dahilan. Pangalawa, yung materyales. Okay, pangatlo, maraming beses tayong nagte-test mark bago natin ilapat yung design, kasi gusto natin na makita muna yung itsura niya sa ating test cuts unit, okay, bago natin ilapat mismo dun sa kanyang cut-out na design. Okay? So anyways, malapit nang matapos to, isa lang yung sa pagpapaliwanag na ginagawa natin.
O kaya kung may gustong magpagawa ng mga personalized badge nila, po pwedeng iba't ibang sukat. Okay, pwedeng pilo, pwedeng square, pwedeng rectangle, gusto mo star, pwede yan. So, again, ayun, natapos na. So, 10 minutes and 14 seconds. Okay, pero dito sa ating counter dito sa computer, layo natin, ano? Ano ba nakasulat? Ayaw niyang, ano, hinahin. Ayaw niyang basahin, ano? Dito sa ating, ano, is 10 minutes and 10 seconds. So, ayan, yung design na pinalabas natin. Okay, eto yung nagawa niya mismo. Again, para dun sa mga gustong mag-order ng inyong personalized badge, don't hesitate to contact us. Okay, wala namang problema kung hindi kayo mag-order, kung magtatanong lang muna kayo until such time na magkaroon kayo ng budget. Again, we are Marka 221 and we are happy na masagot ang inyong mga katanungan. Okay? Another day, another Marka 221.